alagang kapatid. Tanong, anong parte ng iyong katawan ang inuuna mong alagaan? Siyempre, para sa akin, yung puso. Brain kasi, yun ang nagmamando sa buong katawan natin. Sa akin, mata. Kasi sa trabaho namin, kailangan namin talaga maging matalino, mabilis. Kamay! Siyempre, kailangan natin itong tatrabaho. Kung pwede nga raw magdamdam, malamang nagtampo na ang ating mga ngipin. Bihira kasing mabanggit ang proper oral care. Sa dami ng trabahong ginagawa ng ating bibig sa mahigit 3 beses na kainan araw-araw, madalas itong napapabayaan. Tulad ng 13 anyos na si Maureen. Kasi po minsan po pag nagtututbrush po ako, dumudugo po yung gums ko. Pakiramdam po kaya dumudugo yung gums ko kasi po ano, mabilis po ako mag-brush, tsaka madiin. At ang isang beses na ito, ginagawa niya tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. Minsan po, naiiya ako sa kanila kasi baka po naamin nila na ano, ibaw po yung hiling ako. Kung tutusin, simple lang naman ang mga tip ni Doc sa pangangalaga ng ating oral health. Usually, ang proper oral care is proper toothbrushing and proper flossing. Aside for that, yung regular checkups for the dentists every 6 months or twice a year. Doc, ituro mo nga uli sa amin ang tamang pagsisipilyo. Usually, ang malipong brushing ng mga patient is horizontal movement. Kasi pag horizontal po, ang mangyayari po, yung mga gilagit natin at dito, ito po yung mababrush natin, yung gitna po ng gilagit at ng ngipin. So, pag ginanyan po natin ang ginanyan yan, medyo manipis na po yung mga part ng ngipin na yan. Kaya po, pag ginanyan ang ginanyan yan, magkakaroon po ng mga uka yan. Hindi rin po tama yung up and down, ang toothpaste. Kung pwede, hindi tayo maglalagay from here to here. Ang toothpaste natin is only P size. We start with the upper left, downward show, like this one, downward show. From the gums, 45 degree angulation from the gums down. From gum line, 45 degree also, then from gum line up. On the side, up. Up. Chewing portion is this one, go circular motion. From here, horizontal lang po, kailangan palabas ang brushing natin. Hindi po tayo pag-ganyan, pag-vertical. Ang first step sa proper oral care ay ang pagpili ng tamang klase ng toothbrush. Kasi yung teeth natin has different shapes. At the same time, the teeth is hard, but the gums soft. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng too hard na toothbrush. Kasi nga, kung too hard, it's okay for the teeth, but sa gums natin, differently. Kung too soft naman siya, it's friendly for the gums, but hindi naman siya friendly for the teeth kasi yung mga plaque naman, di matatanggal. May iba't ibang klase ng toothbrush na maaari nating pagpilian. Nariyan ang soft bristle toothbrush na maaaring gamitin ng mga bata. Medium bristle toothbrush na sinasabing pinaka-friendly sa ngipin at sa gums. Hard bristle toothbrush na mas pinipreper ng ibang tao para mas malinis ang ngipin pero hindi masyadong friendly sa gums. Powered toothbrush o electric toothbrush na kadalasan battery operated at makatutulong para sa mga taong may problema sa coordination at ng mga may arthritis. Ang ating bibig daw ang paboritong pamahayan ng mga bakterya. Ang mga namamahay na microorganisms sa toothbrush ay maaaring pagmulan ng mga sakit gaya ng gingivitis, cavities, pati na rin diarrhea. Dahil kung saan-saan iniiwan ni Maureen ang sipilyo, nakakolekta ang kanyang toothbrush ng iba't ibang bakterya na maaaring naging sanhi ng pandurugo ng kanyang gilagid sa tuwing ginagamit niya ito.
Para masolusyonan ang oral health problem ni Maureen, susubukan niyang gamitin ang isang innovation pagdating sa dental technology. Nasa Pilipinas na ang isang high-tech toothbrush na kung tawagin ay iDental Care Antibacterial Toothbrush. iDental Care Toothbrush with Antibacteria, nakatitiyak kami dahil sa nano-silver technology, pinapatay nito yung mga bakteriyang dadapo dito sa toothbrush na ito. Nakatutuwa dito sa toothbrush na to ay meron kaming tinatawag na short and firm bezel. Yung short, ito yung mga naglilinis dun sa mga ipin natin. Ito yung nakalilinis dun sa mga kapaligiran ng ipin natin. Pero yung firm bristle namin, ito naman yung naglilinis sa kasingit-singitan ng ipin natin o maging doon sa mga puwang ng bawat ipin. Pwede mo rin itong gamitin sa gums. Ang nano-silver technology raw kasi ang tumutulong para hindi kapitan ng bakterya ang toothbrush na ito, kaya safe na safe daw sa bibig. Ang silver daw kasi ay may antibacterial properties na ginagamit na rin noong panahon pa ng Greek at Romans sa kanilang kutsara, plato at goblets. Nano-silver is one of the few particles, or I should say the many particles involved in what we call nanotechnology, no? Hindi na po kakaibang technology ang nanotechnology, in particular yung nano-silver. Ibig sabihin lang naman ng nano, maliit, 1/1,000,000,000 of a meter, yun yung nanometer, no? Nakita ng mga scientist na pag maliliit po yung particles, lalo na yung ganung size, nagkakaroon po siya ng mga special properties. Yung nano-silver in particular, ginagamit na po yan sa mga ilang mga appliances already in the market. Isa amin lang, in-apply yung nano-silver particles sa bristles ng aming toothbrush. Nababalutan ng nano-silver particles ang bristles ng iDental Care. Dahil dito parang gumagamit ka lang daw ng bagong toothbrush sa bawat pagsisipilyo. Using this nano-silver toothbrush, pagising ko kinabukasan, ang feeling ko talaga, parang bagong toothbrush pa rin. Feeling clean talaga. Pag natuyo siya, hindi siya mabaho. Napakabango niya. Parang wala siyang amoy. Hindi katulad yung dati kong toothbrush, kahit matuyo siya, pag inamoy ko, ang baho niya. Simple lang ang mga pamamaraan sa pangangalaga ng ating oral health. Kaya mas lalong hindi ito dapat baliwalain. Bukod sa pagpili ng tamang toothbrush, siguraduhin din na wasto ang paggamit nito. Better siguro take time in brushing. Kasi nga usually, ang common note ng mga patients is nagmamabilis mag-brush. So dapat talaga dahan-dahan lang. Then tamang stroke. At the same time, kailangan din niya mag-consult sa dentist. Ngayong may tips na si Maureen mula kay Doc tungkol sa proper oral care, siguradong balang araw ang mahihiyaing galagita magkakaroon na ng kumpiyansa. Susunod, 8 taon na ang lumipas mula nang una niyang mapansin ang sobrang pagpapawis ng kanyang kilikili. Sabi nga po ng mama ko, lagyan ko daw po ng tawas. Pero wala pa rin pong nangyari. Mas lalo pa po siyang lumala. Kung saan-saan nga po ako naghanap ng dermatologist para lang makapagpatingin po ako. Alam.